Magandang umaga po. Salamat po sa Diyos. Ginising po tayo muli. Taglay ang ating buhay at kalakasan. Kaya po, let's start our day with an attitude of gratitude. Lagi po nating alalahanin ang pag-ibig niyang walang maliw para po sa ating lahat. Sama-sama po muli tayong magbulay ng kanyang mga salita dito lamang po sa Si Jesus Ay Kasama. Jesus Christ, my living hope.
To God be the glory. Ang amin pong inawit ay umaakay sa atin upang alalahanin ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ang atin pong despair ay pinalitan niya ng hope. Salamat sa ating buhay na Diyos sapagkat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa ating mga nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Buhay ang ating pag-asa. Kaya wag po tayong bibitiw sapagkat ang ating pag-asa ay sa ating Panginoong Hesus lamang po natin matatagpuan. Ang atin pong text ay matatagpuan po sa aklat ng 1 Pedro, Kabanata 1, Talata 3 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at hindi kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa araw-araw po nating buhay sa mundong ito ay napakarami po nating mga pinagdadaanan na kung minsan nagiging dahilan po ng ating pagbagsak o pagkalugmok na kung minsan ay ayaw na nating magpatuloy. Ngunit salamat sa Diyos dahil mayroon tayong pag-asa kung kaya nagagawa pa rin nating ngumiti, tumawa, bumangon at magpatuloy. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, ang atin pong pinanghahawakan ay hindi pag-asang aandap-andap, hindi pag-asang umaasa sa tsamba, kundi buhay na pag-asa. Dahil dito mayroon po tayong katiyakan. Nawa, maging handa po tayong ibahagi kung paanong binago ng kagandahang loob at masaganang habag ng ating Diyos ang ating buhay sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo at lalo't higit ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil po dito, tayo ay buong tiyaga at katapatang maghihintay sa sandaling igagawad ng ating Panginoon ang kanyang pangako sa atin. Na magmamana tayo, ang sabi po sa verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at hindi kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Napakasarap po imaginin yung description sa ating mamanahin. Ito'y hindi masisira, walang kapintasan at hindi kukupas. Ibig sabihin po, forever. Hindi po tayo bibiguin. Hindi mawawala. Kaya kahit namumuhay man po tayo ngayon ng may mga tiisin, maraming pagsubok, nakatitiyak naman po tayo sa ating Panginoon. Ang pagiging mananampalataya po ay hindi exemption sa mga hindi kanais-nais na pangyayari. Katatapos lamang nga po ng ating mga karanasan, di po ba, sa pandemya. May nakasurvive, mayroon namang hindi. Sabi po sa Mateo chapter 5, verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Kapahayagan po na hindi nga po tayo exempted.
ang atin pong pananampalataya ay inihalin tulad sa ginto. Sabi po sa verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Sabi po sa verse 8, ang mga pagsubok ay dumadalisay at nagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen? Purihin po ang ating Panginoon sapagkat sa huli, batid po natin na sa lahat ng pagsubok, makikita at marirealize natin na sa lahat ng yon, hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. Siya ay nananatiling tapat sa kanyang pangako ng pagtubos. At sa pagdating po ng takdang panahon, tayo ay dadalhin niya sa tunay nating tahanan sa kanyang piling. Pero hindi lamang po sa buhay na darating natin mararanasan ang ating buhay na pag-asa. Kahit po sa mga sandaling ito ay maaari po nating maranasan sa pamamagitan po ng lumalago nating pananampalataya. Nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang lumalagong pag-ibig natin sa Kanya. Sabi po, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sa paglalim po ng pagkakilala natin sa Kanya, lalo natin siyang minamahal. Dahil din po sa ating buhay na pag-asa, hindi na po nakabase sa sirkumstansya ang ating kagalakan. Sa halip, nakatuon na po tayo sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga po ng isang awit, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ang pag-ibig, pananampalataya at kagalakang lumalago ay patikim lamang po kumpara sa buhay na walang hanggang ipinangako niya sa atin. Hindi tayo hahayaan ng ating Panginoon na mawalay sa kanyang piling. Tayo po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng ating makapangyarihang Diyos. Atin pong patuloy na ilagak ang ating pag-asa sa ating buhay na Diyos na matay para sa atin at nabuhay na muli upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Tuloy lang po tayo, huwag po tayong hihinto. Buhay ang ating pag-asa. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa iyong mensahe sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na ang umasa sa iyo ay hindi bigo. Buhay ang aming pag-asa. Kung kaya't ang kamatayan, Panginoon, ay wala pong kapangyarihan, Panginoon, sa aming buhay. Batid namin na ang kaloob ninyo sa amin ay buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kaming panghawakan namin ang inyong mga pangako, ang aming pananampalataya sa iyo. Purihin ka po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig at sa pagganap ninyo sa aming kaligtasan. Sa sandali pong ito, Panginoon, nilalapit namin ang mga nawawalan ng pag-asa. Kilusan niyo po ang kanilang buhay. Nawa ang iyong pagkabuhay ay magdulot ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-asa sa kanilang buhay. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga may karamdaman. Kilusan po ninyo ito. Pagalingin niyo po sila sa kanilang mga masasakit na dinaranas. Ang iyong mayamang probisyon ang ipagkaloob po ninyo sa bawat isang nangangailangan nito. Dakilang Diyos, sa sandaling ito, dinadalangin namin ang iyong iglesia. Patuloy namang magningning, Panginoon, sa komunidad, Panginoon, ang iyong iglesia. Nawa ikaw ang mahayag. Inadalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa. Pagpalain niyo po, gayon din ang aming mga leaders.
at kami ng mga simpleng mamamayan. Tulungan niyo po kaming mahalin namin ang bansa na ipinagkaloob ninyo sa amin. Dinadalangin din po namin ang mga biktima ng digmaan. Nawa matigil na po ang digmaan, Panginoon. Mag-umapaw ang pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ang mga naapektuhan, Panginoon, i-comfort niyo po sila at patuloy na ilayo sa panganib. Nawa maramdaman po nila, Panginoon, ang inyong yakap sa pamamagitan ng mga tao na ipagkakaloob ninyo sa kanilang buhay. Nawa makabangon sila, Panginoon. Lord, sa sandaling ito, nilalapit namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Pagpalain niyo po sila. Ang kanilang mga plano at pangarap ay pagpalain ninyo. Ganon din po ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Ikaw nawa ang patuloy na manguna sa kanilang buhay at pagsasama. Ang lahat po, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo lamang sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, mga kapatid, happy birthday po sa lahat ng may birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung ang bawat isa po ay na-bless sa ating morning devotion, malaya po tayong i-share ang ating devotion o kaya naman po'y itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing, kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. God bless po!